Samantala, isang buwan makalipas ang magnitude 6.9 na lindol sa Negros Oriental, dianig naman ang magnitude 5.2 na lindol ang Masbate at ilang pambahagi ng Bicol Region at Visayas. Sampu ang naiulat na sugatan. Darito ang report. Normal pa ang sitwasyon sa pamilihang bayan ng Bulan Sorsogon bandang alas 7 kaninang umaga sa CCTV footage na ito. Pero ilang sandali pa, biglang yumanig ang lupa at naglabasa na ang mga tao. Dahil din sa naturang pagyanig, nagkabitak sa sahig at dingding ang ilang eskwelahan. Gayunman, itinuloy pa rin ang klase sa stage at maging sa ilalim ng puno. Pero sa Masbate City, kung saan naramdaman din ang lindol, agad kinansila ang klase sa lahat ng antas. Nagtamo rin ng pinsala ang ilang establishmento gaya ng ilang litratong ipinadala ng aming mga youth scooper. At tatlong aftershocks pa ang naramdaman. Agad nag-inspeksyon ang mga lokal na opisyal ng DPWH sa probinsya para malaman kung may mga pampublikong infrastrukturang napinsala ng lindol. 10 residente ng Masbate City ang sugatan sa lindol ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Karamihan, mga batang mula edad 2 hanggang 10. 5.2 magnitude ang naitalang lakas sa lindol. Ang epicenter nito ay nasa 3 kilometro hilaga ng Masbate City. Naramdaman doon ang lindol sa lakas na Intensity 6. Intensity 4 naman sa Irosin, Sorsogon, Barangay Cabidan sa Sorsogon City at sa Roa City, Capiz. Intensity 3 sa Sigma, Capiz, Katarman at Capul Island sa Northern Samar at Almagro at Tagapulan sa Western Samar. Intensity 2 sa Iloilo City at Legazpi City, Albay at Intensity 1 sa Calibo at Numancia sa Aklan. Paliwanag ng FIVOLX, ang paggalaw ng Masbate segment ng Philippine Fault Zone ang nagdulot ng lindol. Nang huli itong gumalaw noong 2003, nagdulot ito ng magnitude 6.2 na lindol. Isang malaking bato ang ating bansa na iniipit magkabila. So kapag iniipit magkabila, dalawang mangyayari. Una, mababasag yung bato at na-form yung Philippine Fault Zone kasi sa pagtulak ng dalawang malalaking bloke, east and west, eh nagkaroon ngayon ng Philippine Fault Zone at gumagalaw yan. Napakahaba ito, pero hindi sabay-sabay kumikilos ang buong haba ng fault. Segmented siya. Not necessarily na kapag ang isang segment ay gumalaw ay yung nasa unahan na malayo ay gagalaw. Mas malamang na mangyari dyan ay yung mga karatig na bahagi ng Masbate segment ang pwede pang magkalindol. Hindi nahuhulaan kung saan at kailan nangyayari ang mapaminsalang lindol. Pero sabi ng FIVOLX, pwede raw itong mapaghandaan. Ang kailangan gawin ay masigurado matibay ang mga bahay, mga building, at alam ng bawat isa kung anong gagawin kapag lumindol, saan mas ligtas, paano mamaprotektahan ang iyong sarili, at saan ka pupunta o mag-evacuate. Para sa saksi, Mark Zambrano nag-uulat. Hanggang ngayon, ramdam pa rin namin ang kaba at tapos na baka maulit-ulit ang nangyari paglindol. Kaganap yung paglindol kanina mga pasado alas 7 ng umaga. Siguro mga 4 or 5 segundo yung pagyanig ng lupa. Sobrang takot. Napatakbo yung anak ko papalapit sa akin. Sobrang ating makakanginig. Buong katawan ko nanginginan siya pa. Parang nahihiro ko sa takas ng pagdindol. Marami rin buildings or mga gusali yung na-damage dahil sa lindol. Medyo malakas yung aftershock na nauna. Tapos yung sumunod, medyo humina ng konti. Ako si Sheila May Balatuka ng Masbate. Ako yung nag-impact. Sa nangyari ngayon dito sa Masbate, kami ngayon ay parang nalumpasay na naguuyong tulay namin, tsaka nasira lahat ng gamit. Marami ding na aksidente dahil sa nalaglag na baso, sa plato, tsaka mga nalaglag na gamit. Buti nga yung kuryente din naputol dito. Yung tulay na nasira na dating magandang daanan. Yung dingding na maayos pa na nasira dahil lang sa lindol. Ako nga pala si Angelo Bantayan, ang iyong saksi. At kayo rin pwedeng maging saksi. Bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang kinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon niyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Ginit ni FIFA Match Commissioner Cristy Ramos sa buong koponan dang askal sa dapat maparusahan dahil sa pambabastos umano sa kanya dang dalawang miyembro nito. Saksi si Maki Pulido. Dalawang
Ang ASCAS member ang pangunahing nang bastos umano kay FIFA Match Commissioner Cristy Ramos habang nasa locker room ng Rizal Stadium bago ang laban ng Philippine ASCAS at Malaysian Tigers noong nakaraang linggo. Si Lexton Moy na nagparinig umano tungkol sa bra size ni Ramos at si Angel Girado na tila raw na nadyang kumarap sa kanya na naka-underwear lang at di man lang nagtangkang magtakip. Kung mapatunayang guilty ayon sa Philippine Football Federation, maaring maharap sa suspensyon o tuluyang maban mula sa paglalaro ng football sina Moy at Girado. Pero paniwala ni Ramos, dapat buong koponan ang maparusahan. Siguro masasabi din natin may mga kasagwat, no? Kumbaga, dun sa kwartong yun, nung nangyayari lahat ito, nagtatawanan lang yung mga players, yung mga officials na nandun. Walang ginawa, yung team captain ng national team, si James Young husband, wala din ginawa, no? What are you captain for? Diba? Yung wala man lang sutsot na tumahimik kayo. Bilang match commissioner, matagal nang ginagampanan ni Ramos ang mga mandatory check sa mga binabantayang koponan. Kaya ikinadismaya niyang sa mga Pilipino pa niya mararanasan ang pambabastos. Doon ako nalulungkot nga na nanggaling pa sa kanila, no? Kasi nga, on my experience, and I have done more than 100 matches, no, worldwide, walang trato sa akin na ganyan. Dismayado rin ang ina niyang si dating First Lady Ming Ramos. You should have respected her. Instead, they were laughing when she was checking their ID and their uniforms, no? Nakakahiyang Pilipino. Well, I hope it teaches its team members to behave better. Makita natin that we can behave ourselves. Wala pang tugon sa panibagong hiling ni Ramos sa ASCAL's team manager Dan Palami, gayon din ang iba pang miyembro ng koponan. Sa gitna nito, muling iginiit ni Gabriela Representative Luz Ilagan ang pag-amyenda sa Anti-Sexual Harassment Act para matiyak na mapanagot ang nangharas kahit pa nasa position of authority o may impluensya ang nagrereklamo. Kinikilala na rin natin na meron ding mga harassment na nangyayari na baliktad din yung sitwasyon. Kung halimbawa ito ay mapasa, di mababago rin yung definition at lawak ng mangyayari na sexual harassment. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi